1,000 pesos kada buwan sa lahat ng senior citizens, walang cheche-boreche. Matagal na kasi naming nare-reklamo yan. Bakit may mga requirements na kailangan frail and sickly ang senior citizen? Kailangan ko, uugudugud ka na para mabigyan ka nito, kakarampot na nga lang 500 pesos. The moment na sinabi mo, 60 years old na po ako, bibigyan ka na agad ng social pension. Pangalawa, hindi lang 500 pesos. Ang panukalang batas sa Kongreso, dagdagan gawing 1,000 pesos. So from now on po, libre po ang annual regular medical examination ng senior citizens na babayaran ni PhilHealth. Lahat ng seniors ma-address yung issue ng primary health care. Of course, may importanteng bagay, yung maintenance medicine po, Ma'am Cheryl. Kailangan ng mga senior citizens. May budget po si DOH, yung mga provinces and cities and municipalities, may mga budget for maintenance medicine. Tanong ko lang po kung bakit hanggang ngayon ay di pa rin ako binibigyan ng pensyon ng OSCA dahil ako po ay 65 years old na. Ako po ay pabalik-balik sa office nila, sabi hintayin daw ang DSWD na pupunta daw sa bahay namin, pero wala pong pumupuntang DSWD sa amin. Kailangan pa po bang ECI ng DSWD? Well, una muna po, sa totoo lang, hindi naman talaga kasalanan sana ng OSCA ito dahil ang talagang punot dulo nito, ang gobyerno hindi nagbibigay ng pondo sa senior citizens natin na sapat sa lahat ng senior citizens. Ang tinutukoy dito siguro ni Nanang ay ang hinggil sa, you know, social pension. Pakaraming senior citizen ang disqualified kuno dito. Hindi dahil talaga disqualified kayo eh. Ang rason talaga doon, kulang ng pondo at pinaglaban naming taasan yan dati. So yun po ang laban dyan, na dapat ay dagdagan ng pondo at tanggalin ang mga cheche-boreche. Yung kailangan pa bang ECI ng DSWD? Ngayon, ang aming panukala dyan at panukala na ito sa ng bayan muna doon sa Kongreso, at pumasa ang bill na ito ng sinuportahan ng maraming kongresista sa Kongreso, sa House, no? 1,000 pesos kada buwan sa lahat ng senior citizens, walang cheche-boreche. Matagal na kasi naming nare-reklamo yan. Bakit may mga requirements na kailangan frail and sickly ang senior citizen? Kailangan ba uugud-ugud ka na para mabigyan ka nito, kakarampot na nga lang 500 pesos. So wala. The moment na sinabi mo, 60 years old na po ako, bibigyan ka na agad ng social pension. Pangalawa, hindi lang 500 pesos. Ang panukalang batas sa Kongreso, dagdagan gawing 1,000 pesos. Naging advocacy ako na po ang pensyon noon pa man. 2011, naalala ko pa yon, nagsalita ako sa isang plaza, sa isang probinsya. At pagkatapos ng aking speech, pagbaba ko, may mga senior citizen doon, siguro mga 10 to 15 sila, na matatanda, at sabi nila, kung pwede bang tulungan mo kami sa pensyon namin sa SSS? Sabi ko, oh sige po, ano ba ang problema? Kakarampot lang daw. Magkano? 1,200 pesos kada buwan. Nagulat ako. 1,200, anong mabibili niyan? So, ipinaglaban po yan at nagkaroon ako ng bill noon sa Kongreso na pumasa naman sa Kongreso at sa Senado na 2,000 pisong dagdag sa SSS pension. Naibigay na po yung 1,000 yan, pero kailangan pa yung second na 1,000, kaya nag-file ulit kami ng bill dyan sa Kongreso na dagdagan ang SSS pension. Maliban dyan, yung social pension, malaki na naming issue yan, at ngayon may bill na pumasa sa House na gawing 1,000 pesos, walang cheche-boreche. Pag senior citizen ka, bigyan ka dapat ng 1,000 pesos kada buwan. Meron pa nga ako isang panukalang batas doon para naman sa ating mga barangay officials. Kagawad, kapitan, barangay health workers, tanod, lupon. Kasi ang problema nila, nang nanindilbihan sila sa barangay, wala naman silang income, hindi nga sila tatrabaho minsan, nakafocus sila, nakaconcentrate sila doon sa barangay ng mga trabaho nila. Pero pag-retire nila, wala silang matatanggap ni Cinco.
ni white flower na pang ano sa ilong, eh wala nga silang matanggap sa gobyerno. So ang panukalang batas noon doon ay bigyan din sila ng 50,000 pesos for every year of service. Kasi unfair para sa akin. Kami na mga kongresista, mga senador, ang presidente, lahat ng government officials, kahit 3 taon lang kami dyan sa Kongreso o sa Senado, may GSIS na kami. Eh sila, 9 taon, minsan lumalampas pa ng 9 taon ang panilbihan sa barangay, wala silang ni 5 na matanggap na pensyon. Kaya after, say, halimbawa, naka 9 years ka sa barangay, eh tanod ka, lupon, o ano pa man, eh dapat at least may 30,000 pesos for every year of service. So, 9 times 30, by magkano yan? Mahina ako sa math, pero 270,000 pesos ang matanggap mo pag 9 taon ka na nanilbihan sa barangay. Hindi naman malaki yon, pero pang kapital na rin yan, makabili ng tricycle, makatindahan ng konti, para naman sa golden age mo, kumbaga, ay meron ka namang pagkukunan. Importante po ang senior citizen, nung panahon nila, nung kanilang kalakasan pa, ay grabe ang serbisyo nila sa lipunan. Sila ang gumawa ng mga nagtatrabaho sa mga factories, sila nagtitinda, sila nagmamanufacture, sila nagsasaka, sila nagtatanim. Pinakain ng ating mga nakakatanda ngayon ang buong bansa. Eh ngayong matanda na sila, hindi na sila pwedeng magtrabaho, iiwanan lang ba natin sila? So yun ang aming panukalang batas, na ang senior citizens dapat bigyan ng malaking pondo naman para sa pensyon nila, at hindi naman talagang yayaman sila doon, pero at least kinikilala natin ang kanilang kontribusyon sa lipunan natin nung kalakasan nila. So maraming salamat po sa katanungan nyo. Sana naman po ay nasagot yung tanong nyo, at ang sagot talaga doon, ipaglaban pa natin yung dagdag na pondo sa senior citizens para makasama po kayo doon sa listahan ng binibigyan ng social pension kada buwan. From now on po, libre po ang annual regular medical examination ng senior citizens na babayaran ni PhilHealth. Lahat na seniors ma-address yung issue ng primary health care. Of course, may importanteng bagay, yung maintenance medicine po, Ma'am Cheryl. Mm-hmm. Kailangan ng mga senior citizens. Mm-hmm. May budget po si DOH, yung mga provinces and cities and municipalities, may mga budget for maintenance medicine.